Yo, what's up mga sir? Welcome back sa ating mga balitang basketball kung saan tayo ay naghahatid ng mga mabilisang balita sa loob at labas ng NBA. Para kay Stephen A. Smith, kailangan ng pakawalan ng Lakers si Anthony Davis. Para sa kanya, mas mabuti ng pakawalan si Anthony Davis para kay Damian Lillard. As of now, matapos na nagsilabasan yung mga balitang siya nga ay magre-request ng trade sa Portland, sinabi mismo ni Lillard na hindi nga siya aalis. Pero nandyan pa rin nga ang posibilidad na hindi na magtatagal itong si Lillard sa Blazers. At baka after one season sa kanila, ito ay aalis na talaga. Para mismo kay Stephen A. Smith, mga sir, may pag-asa pa na makuha ng Lakers itong si Lillard. Yun ay ang pakawalan si Anthony Davis. Para sa kanya, marami pa ang mga laro na na-miss itong si Anthony Davis sa season ito kaysa sa mga larong na-miss ni Damian Lillard sa kanyang buong karera. At iginiit mismo ni Stephen A. Smith, hindi na bumabata si LeBron at kinakailangan niya na ng agarang tulong upang mag-compete muli for championship. At kung sakaling hindi magsusugal dito ang Lakers kay Damian Lillard, at kung iisipin naman din, marami ng mga malalakas na team sa ngayon, siguradong hihirapan talaga sila. Pero maliban kay Stephen A, marami nang mga analysts ang nagsasabi na i-trade na lang itong si Davis para kay Lillard. Well, para sa inyo, tama nga lang ba na i-trade itong si Davis kapalit ni Lillard? Sa ibang balita, Kristaps Porzingis inamin mismo na mahirap para sa kanya na mag-adjust nung napunta siya sa Dallas Mavericks. At syempre bilang kasama na nga rin itong si Luka Doncic, pero ginawa niya lang ang pinatrabaho sa kanya. At yon ay maglaro ng depensa, tumakbo at maghintay ng oportunidad na pasahan nga ng bola. At para mismo kay Kristaps Porzingis, kung ganoon man nga ang paraan ng Dallas Mavericks upang sila ay manalo, gagawin niya iyon. Pero sa ngayon ay parang punong-puno na itong si Kristaps Porzingis. Pero kung isipin naman, to the fact na partner silang dalawa ni Luka, magka-tandem sila, pero parang hindi iyon ang nangyari. Dahil ang pakiramdam ni Kristaps Porzingis, hindi nga siya co-star ni Luka, kundi parang second option na lang nila. At sa kanilang series kontra sa Clippers, siya ay nag-average ng 13 points per game, 5 rebounds per game, at mayroong 47% sa field goal. At sa ating huling balita, kontrata ni Kelly Oubre Jr., tinatrabaho na. Yes mga sir, ayon mismo sa agent ni Kelly Oubre Jr., ang kampo ng Warriors at ni Kelly Oubre Jr. ay nag-uusap na patungkol sa kanyang kontrata. O sabihin nating bagong kontrata upang siya ay makapaglaro pa nga rin sa Warriors next season. Yes mga sir, definitely ito ay isang magandang balita para sa mga fans ng Warriors at sa mga fans ni Kelly Oubre Jr. Pero as of now, wala pang konkretong detalye kung magkano ba ang bagong kontrata ni Kelly Oubre Jr. Pero definitely, sabi ko nga, ito ay isang magandang balita para sa mga fans ng Warriors. Maging una sa ating mga balitang basketball, mag-subscribe na at like ang ating video bilang suporta. And as always, maraming salamat po sa panunod. Peace out!